Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So, teka lang, nakalimutan kong buksan yung ilaw. So, ang topic natin ay makikita. Pakibasa mo nga, Ma'am Lovely. Ano ba topic natin sa araw na to, Ma'am Lovely? False FS, basis of BIR assessment. So, ano ibig sabihin ng false FS, Ma'am Lovely? Maling financial statement po. Correct. Yung FS is financial statement. So, explain ko lang yan sa inyo sa araw na to. Paano nagkakaroon ng false statement? Habang kumakain kami ngayon ng anak ko dito sa nagbe-breakfast kami, eh nagpadala ng filler itong hinayupak na revenue officer na 25 years na raw sa BIR. Ang inaatake ay yung financial statements. Bakit daw yung financial statement at saka yung mga tax return balance? Napaka-stupid. Question, ano? So, so explain ko lang sa araw na to mga bossing, paano nagkakaroon ng false financial statement, okay? Ito yung, wag ho kayo, ako ho CPA, ako, mahal na mahal ko ang mga CPA sa buong Pilipinas at ini-invite ko silang lahat, okay, na maging intern ko, okay? Para, ito, turuan ko kayong gumawa ng tax basis financial statement. Ha? Intern ko lang kayo at pumunta lang ho kayo doon sa aking YouTube para malaman nyo yung Google nyo, intern first assignment Emilino T. Maestro o intern first assignment tax specialista. Lalabas na ho yung video na kailangan nyong i-follow na instructions na galing sa akin. Pag na-follow nyo yun, tsaka tayo mag-usap. Now, paliwanag ko lang mga bossing ko, sir, paano ba nagkakaroon? Ano ba yung false financial statement? So, punta tayo sa aking lecture today. At nagpapasalamat ako sa mga nagsi-attend ngayon, ha? So, ang lecture ko is based dito sa, again, based sa tax code. Okay? So, pupunta ngayon tayo, simple lang yan, Republic Act number 8424. Ngayon, gusto ko lang iklaro, sir, ba't punta ka ng punta sa tax code? Wala ka bang utak? Meron akong utak. Ang problem is, gumagana ba yung utak? Yun ang dapat itanong eh. Lahat tayo may utak, pero gumagana ba ng normal ang utak mo? In, kahit na hindi in full capacity, in a low full capacity yung utak mo. So, tuturo ko sa inyo paano maging low full capacity yung utak ninyo. So, under Republic Act 8424, batas ho natin yan. So, ang batas ho natin ay nagbibigay ng karapatan at nagbibigay ng kaliwanagan sa mga problema mo. Okay? Maganda rin yung, share ko lang, ang ganda ng mga idea nitong anak kong si Emelson. Huwag sana magagalit yung mga DOJ prosecutor sa akin at saka yung mga piskal, pati mga lawyers. Paano magkaroon ng lawyer? Magkaroon tayo ng mga lawyers. Actually, naiingit ako sa lawyer o mga lawyers kasi sila lang ang profesyon na may pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Ano yon? Supreme Court. Pag hindi ka lawyer, hindi ka pwedeng makapunta sa Supreme Court. Eh. Hindi ka pwedeng doktor na nasa Supreme Court. Ibang ganun eh. Accountant na nasa Supreme Court. Wala. Puro lawyer. Ha? Nakakaingit yung profesyon na yon. Napakabuti, napaka-honest, napaka-transparent na profesyon. Nasisira, sir, sa mga iilang tao dyan sa DOJ, mga prosecutor. Maawa ho kayo sa profesyon nyo, sir. Huwag yung babuyin. Ha? Tinitwist nyo ho yung batas para ho manalo ang BIR sa kaso. Tinatanggal nyo ho yung mga vital parts or symptoms or facts ng isang transaction ng isang BIR para matalo ang isang taxpayer para matalo sa BIR. Napakasalbahe naman trabaho 'yan, sir. Ah, kayong mga piskal diyan. Huwag kayong BIR, okay? Kung mga satanas na 'yan, eh huwag na kayong paging accomplice ni satanas. Okay? So sorry ha.
Nakabalita lang kasi ko nang hindi maganda ngayon. So, ang pag-aaralan natin uli is yung false financial statement basis of BIR assessment. So, saan galing yung false? O, sinabi ko na sa inyo, para malaman natin kung nasaan yung false, kailangan natin puntahan yung batas. So, dito, simple lang, mag-google ka lang, type mo RA8424, low fill, lalabas na yan. Kasi low fill ho yung ginagamit natin, Arellano law. So, ngayon, dito, i-find mo, find, ayan, lalabas yan, i-type mo, section 257. Ayan na, lumabas na. Diba? Andali. So, pakibasa mo nga man, lovely, ano ang title ng section 257? Section 257, penal liability for making false entries, records or reports, or using falsified or fake accountable forms. Ang liwanag, mga bossing ko. Ganito kasi pagbasa niyan eh. Penal liability for, number one, making false entries. Number two, records. Number three, reports. Tanong, yung bang financial statement ay entry? Number one. Yung bang financial statement ay records? Number two. Yung financial statement ba ay reports? O, two out of three, tumatama ang financial statement. Ang financial statement ay isang record. Ang financial statement ay isang report. So therefore, may criminal liability yung gumagawa, nagpe-prepare, nagse-certify ng financial statements. So sino yung nagse-certify, gumagawa ng financial statement? Unang-una, yung bookkeeper. Pangalawa, yung CPA. Pangatlo, yung pumirma ng Statement of Management Responsibility. So, yung tatlong taong yan, ha? Kaya dinidemanda ng BIR dahil falsified ang tawag. False, mali. Ngayon, paano naging mali? Ayan, tanongin natin yung batas. So, merong letter A tayong makikita dyan, pang CPA. Huwag natin yan pag-usapan. Pag-usapan natin yung mga sa kumpanya, mga tauhan sa company, mga key official. Yung number, letter B. Pakibasa mo, Ma'am Gia. Any person? Letter B. Any person, number one. Number three. Offers any taxpayer the use of accounting bookkeeping records for internal revenue purposes not in conformity with the requirements prescribed in this code or rules and regulations promulgated thereunder. Okay, maliwanag ha. Offers any taxpayer the use of accounting bookkeeping for internal revenue purposes not in conformity with the requirement prescribed in this code, referring this to tax code or rules and regulation promulgated thereunder. Ibig sabihin ng rules and regulation promulgated thereunder, yan po yung mga ginagawa ng BIR, katulad po ng Revenue Memorandum Circular, Revenue Memorandum Order, Revenue Audit Memorandum Order, yan, Revenue Regulation. Ngayon, sabi rito, bookkeeping records. So, ano yung records? Ayan. Kukunin ko lang yung papel ko, hindi ako kita mo ha. Automatic. Ito'y kabibili ko lang. galing US. Ayaw magbukas, di ba? So, ang pinag-uusapan, records. Nakikita ba? Ayan, records. So, yung records mo raw must be in accordance equal to tax code. Ayan. So, kung yung records mo equal sa tax code, ano-ano ba yung records? O, dilagay natin, ha? ORSI. Alam na natin yung OR at saka SI natin. Tama ba? Number two, books of accounts. So, kung yung OR mo, pinasok mo sa books of accounts mo in accordance with the tax code, edi definitely yung books of accounts mo in accordance with the tax code. So, bago ka makagawa ng financial statement, kailangan mo ng books of accounts. So, kung yung books of accounts is in accordance with the tax code, definitely, yung financial statement mo ay in accordance with the tax code. So, sulat naman natin sa baba yung income tax return. Yung bang income tax return ay in accordance with the tax code? The answer is yes. Ha? The answer is yes. In accordance with the tax code, yung iyong ITR.
So therefore, yung financial statement ay nasa sandwich ng dalawang in accordance with the tax code. Yung books of accounts sa upper portion at yung income tax return sa lower portion. Ang siste, kaya siya nagiging false. Makinig kayo mga CPA, ginagamit nyo generally accepted accounting principle, generally accepted auditing standard, na ang tawag ngayon, mga bossing ko, is Philippine Financial Reporting Standard. Ngayon, ang tanong, ito bang Philippine Financial Reporting Standard ay ang tax code ay iisa? Iisa ba sila? Di ba hindi? Hindi sila equal. Never silang mag-i-equal. Dahil ang Philippine Financial Reporting Standard ay gawa ng mga banyaga, taga-ibang bansa, na kinopya ng mga Pilipinong CPA. Na sinasabi na kailangan natin, parang pinakakain ka ng damo na hindi mo kailangan at hindi na kailangan ng katawan ng damo dahil hindi tayo mga kambing, hindi tayo mga kalabaw para kumain ng damo. Yung nangyayari, di ba? O pinaiinom ka ng gamot na hindi mo naman kailangan. Pinainom ka ng gamot sa cancer para gamutin yung cancer mo, wala ka namang cancer. So, ngayon, yung PFRS, parang cancer na pinaiinom sa'yo. Kaya laging sinasabi ng mga pag-BIR, gumamit ka ng PFRS because siya na tinanong buhay doon. So, ngayon, maliwanag na sinasabi dito na ang pinagagamit sa'yo ay bookkeeping, puntahan natin. Basahin nga mo nga uli, Ma'am Gia, ang letter B, 3. Number 3, offers any taxpayer the use of accounting bookkeeping records for internal revenue purposes not in conformity with the requirements prescribed in this code or rules and regulations promulgated thereafter. O, di maliwanag. Bago ka gumawa ng financial statement, ang pinagagawa sa'yo, accounting bookkeeping records na in accordance with the tax code. Ngayon, pagkatapos mong, kung magpa-file ka naman ng tax return, ano pinagagawa sa'yo? E di tanongin natin yung tax code. Pupunta ka ngayon sa section 267. O ayan, nasa 267. Pakibasa mo nga, Ma'am Lovely. Section 267, Declaration under Penalties of Perjury. Any declaration, return, and other statement required under this code shall, in lieu of an oath, contain a written statement that they are made under the penalties of perjury. Any person who willfully files a declaration, return, or statement containing information which is not true and correct as to every material matter shall, upon conviction, be subject to the penalties prescribed for perjury under the revised penal code. Liwanagin ko lang, bossing, ha? Nakasulat dito, statement. O, di financial statement yan. Ha? Return, yan yung BIR form 1701, 1702. Dapat daw, true and correct as to every material matter. Otherwise, kasuhan ka ng perjury. Maliwanag, yung tax return, dapat in accordance with the tax code. Material daw eh. Yung financial statement is in accordance with the tax code. Ngayon, basahin natin kung meron bang nagsasabi na dapat ang financial statement ay in accordance with the tax code. Again, so pupunta ulit tayo sa 257. Ganda ng lecture natin ngayon sa araw na to. Paborito ko to eh. So sa mga gustong gumawa ng tax basis financial statement, ha, nire-recommend ako sa inyo si Joyce Kabatan. Ayan yung kanyang Facebook. Pwede nyo siyang itawag nito. Asan ba si Joyce dito? Ayan, si Joyce. Ito si Joyce. Ayan. Ah. So, trainin ko si Joyce na maging tax basis financial statement from managerial accounting. Naging tax basis na siya. So, kung sinong gustong magpa-training sa kanya, di pumunta lang ho kayo. Kontakin nyo siya. I-PM nyo siya. Joyce Kabatan. Now, pag-usapan natin, meron ba sa financial statement, anong oras na ba? 9:17. Okay, sa financial statement na nagsasabi na in material respect, sabi material respect, di tingnan natin kung ano sinasabi ng batas tungkol sa
financial statement. Okay. Ito. Pakibasa mo nga, Ma'am Gia, A2. Letter A, any financial officer or independent certified public accountant engaged to examine and audit books of accounts of taxpayers under Section 232A and any person under his direction who, number 2, certifies financial statements of a business enterprise containing an essential misstatement of facts or omission in respect of the transactions, taxable income, deduction, and exemption of his client. Okay. Aliwanag eh. Ano ba? So, at yung content ng financial statement? At aliwanag dito eh. Taxable income. So, hindi ito definitely pang Philippine Financial Reporting Standard. Ang pinag-uusapan, taxable income. Therefore, ang punto de vista rito ay punto de vista ng batas. Legal, ha? Legal content ng utak ninyo pagdating sa batas. Number 2, deduction. Hindi tinawag na expense, deduction. Magkaiba yung deduction sa expense. So therefore, ang accountant kasi, pwede lahat expense eh. Pero hindi lahat pwede deduction. Diba? Kasi merong rule about deduction. Yung expense, personal mo yun eh. Gusto mag-expense. Pakil mo. Nasa itanong muna kayo ni maestro. Nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina yan. So, magandang umaga sa inyong lahat. So and exemption. Yung PFRS ba nagbibigay ng exemption? Sabihin ko nga, sino may karapatan na magbigay ng exemption? Ayan, yung exemption dito. Di ba tax code lang? Di ba batas lang ang pwedeng magbigay ng exemption? Kumbaga sa sasakyan, number coding 1 and 2, hindi pwedeng bumiyahe sa araw na to na may plate number na 1 and 2, ending 1 and 2. O therefore, hindi ka pwedeng gumamit. Pero, kapag pupunta ka sa MMDA, bibigyan ka ng certification, pwedeng gumamit si Mr. Maestro yung kanyang sasakyan na ang number ending is 1, pwedeng magbiyahe. E di, exemption. So, ang nagbigay ng exemption sa iyo, MMDA. E sino nagbigay ng powers MMDA na magbigay ng exemption? Di ba patas? So, yung PFRS, walang karapat magbigay ng exemption. Ang PFRS, walang karapatang magsabi na ito ay deductible, ito ay non-deductible, ito ay allowed, ito ay disallowed. Ang PFRS, walang karapatang magsabi na this is taxable income, this is not taxable income. Wala. Tax code lang meron nun, mga bossing. Gumising na kayo, mga CPAs. Ha? Huwag ninyong, sabi nga ng isang taxpayer, para kaming ninanakawan ng mga CPA, para kaming hinohold up eh. Kasi yung binibili namin serbisyo sa kanila, hindi naman namin nagagamit eh. Bagkos, ginagamit laban sa amin ng mga BIR para kami ay kotongan, para humingi ng lagay. Ang sakit nun, sir, ha? Bilang CPA, sinasabi sa akin yung problema nila sa kapwa ko CPA. Sir, nasasaktan ako. Ang anak ko CPA din. Diba? Baguhin na natin. Ang sakit, nalalamunan ko na sa akadaldal. So ngayon, para maintindihan natin, sabi ko nga kanina na yung mga lawyers dyan, huwag nyo naman sirain yung institusyon natin. Kayo lang profession nyo lang ang pinayagan ng batas natin na magmamuno sa ating Supreme Court, sa ating mga korte. Sana pinayagan din kami ng batas natin, mga accountants, mga CPAs, mamuno eh. Okay lang eh. Tingin ko yun yung pantay-pantay eh. Okay, ang batas ang sabi, maliwanag, lawyers lang eh. Kasi hindi ako lawyer, di disqualify na ako. Problema ko dito sa mga nasa DOJ prosecutor office, ang problem naman namin, bossing, magparehas lang kayo. Sabi nga, to be fair. And kan tawag sa nga sa inyo, justice, eh, Department of Justice. Justice, ibig sabihin pantay-pantay. Bakit kayo, batang ginagawa nyo, sir? Mabigyan lang kayo ng 10,000. Ang saya-saya nyo na. Binigyan na nga kayo ng presidente natin 100,000 sa buwan na sweldo. Pinakamababa nga, 70,000 sweldo ninyo. Kutsa sa 10,000, sir. Ha? Tapos hingi kayo ng aircon. Wala akong aircon dito. Hingi kayo aircon. Bibigyan naman kayo ng mga taga-BIR. Di ba sakit nun, sir? Ano masanang ng ganun? So, pag-usapan natin, naisasabi ko lang to kung ano sakit ng lipunan natin. Kasi sakit ng lipunan natin yan kung hindi tayo magtutulong-tulungan, mga ka-taxpayer kong mahal. Eh, lalalayang sakit na yan.
Parang cancer din yan. So para lang sa susunod na henerasyon, kung ayaw mo namang makinabang ka sa pinag-uusapan natin ngayon, ito, sa susunod na henerasyon. Huwag ka maging selfish. Ha? Ituro natin yung mga alam natin sa susunod na henerasyon. At ito nga, ito, ilalagay ko to sa YouTube. Eh. Now, tanungin natin yung Supreme Court. Mr. Supreme Court, ha? Ano ba gagamitin namin talagang mga taxpayer? Wala kami pakialam dun sa gustong ibang gumamit ng Philippine Financial Reporting Standard. Okay, yan. Gusto mo yun, choice mo yun. Eh. Pero kaming namimili na gusto naming maging tama ang ginagawa namin ayon sa batas, ano ba yung dapat naming sundin? Ano ba itong isang tinitingnan ko rito? Ayan. So dito, meron tayong Supreme Court decision na ispe-present ko sa iyo. Ipinagkumpara kasi dito, pakibasa mo nga kung sino yung naglalaban, Ma'am Lovely. GR number? GR number 183408. Commissioner of Internal Revenue Petitioner versus Lancaster Philippines Incorporated Respondent. Ayan. Meron, nakalimutan kong nare-record nyo ba to, Ma'am Lovely? Yes po sir, nag-record po kami. Bigyan mo na lang ako ng kopya, nakalimutan kong recording. So, maliwanag po mga bossing ko rito na ang pinag-uusapan ay isang kontrobersiya na ang nagbabangga ay ang Commissioner of Internal Revenue representing our government, Philippine government, through the Bureau of Internal Revenue. At Lancaster, Philippine, isa hong taxpayer. So sa away na ito, sa banggang ito, naiipit yung karamihan ng taxpayer. So, ang pagkakaipit nito is, ang pagkakaipit ng taxpayer dito is, ano ba gagamitin namin? Generally accepted accounting principle or Philippine Financial Reporting Standard. So, ang gusto ng BIR, nung nakita kasi ng BIR, nag-audit, ino-audit kasi yung Lancaster. Oy, sabi ng BIR, oy, mali ka. Bakit? Hindi ka gumamit ng generally accepted accounting principles. Therefore, dinaya mo ang gobyerno dahil dinaya mo ang gobyerno, magbabayad ka ng 6.5 million pesos. That is 20 years ago. Napakalaki ng 6.5 million pesos. 20 years ago. Okay? So, sabi naman ng Kasar, hindi ako dapat magbayad. Zero babayaran ko because ginamit ko tax code. In fact, ang ginamit ko ay Revenue Audit Memorandum Order. Ayon. Revenue Memorandum Order. Yung luma, 2-95. Revenue Audit Memorandum Order 2-95. So, hindi ako dapat magbayad. So, doon sila ngayon nag-aaway ng BIR. So, tanungin natin yung Supreme Court. Mr. Supreme Court, sino ba tama? Yung bang Lancaster o yung commissioner ng BIR? So ito ho yung sagot ng Supreme Court. Punta na ho tayo doon sa pinag-uusapan ng Supreme Court. Sagot niya. Okay. Dito tayo magsisimula. Ilan namatin sa atin ngayon, Ma'am Lovely? Twelve po tayong lahat, sir. O, sige. Pakibasa mo nga ito, Ma'am Lovely. The relevant portion of RMC 22-04 reads. O, ikaw naman. Apo. The relevant portion of RMC 22-04 reads, number two, provisions of the tax code shall prevail. All returns required to be filed by the tax code shall be prepared always in conformity with the provisions of the tax code and the rules and regulations implementing said tax code. Taxability of income and deductibility of expenses shall be determined strictly in accordance with the provisions of the tax code.
and the rules and regulations issued implementing said tax code. In case of difference between the provisions of the tax code and the rules and regulations implementing the tax code, on one hand, and the generally accepted accounting principles and the generally accepted accounting standards, on the other hand, the provisions of the tax code and the rules and regulations issued implementing said tax code shall prevail. Maliwanag, di ba? So, lovely. Na ngayon mismo, galing sa Supreme Court, sinasabi na magpe-prevail ang tax code kahit anong klaseng principles pa siya at standards ng accounting. Ano ngayon ang gagamitin mo, Ma'am Lovely, pag gumawa ka ng financial statement mo sa 2020? In conformity with the tax code po. In conformity with the tax code. Ngayon, Ma'am Gia, pakibasa mo naman yung susunod na dalawang paragraphs. RAM number 2-95 is clear cut on the rule on when to recognize deductions for taxpayers using the CRAP method of accounting. The rule prevails over any gap, including the matching concept as applied in financial or business accounting. In sum, and considering the foregoing premises, we find no good reason to overturn the sealed decision and the solution of the CTA. As the CTA decreed, Assessment Notice LTE ID 2-IT-98-00007 dated 11th of October 2002 in the amount of 6,466,065.50 for deficiency income tax should be cancelled and set aside. The assessment is void for being issued without valid authority. Furthermore, there is no legal justification for the disallowance of Lancaster's expenses for the purchase of tobacco in February and March 1998. Kiliwanag. Salamat sa iyo, Ma'am Gia. So, magpe-prevail daw ang tax code number 1 in any type of gap referring to financial statement, financial accounting and business accounting referring to managerial accounting. At ang sabi ng Supreme Court, oy, yung assessment ng BIR na based sa gap amounting to 6.5 million is hereby decreed, canceled, kinanceled ng Supreme Court. Ito ang tanong ko, matatapos na tayo. Meron kang 6.5 million pesos sa kamay mo. Okay? Pag gumamit ka ng GAAP or Philippine Financial Reporting Standard, nakikita nyo dyan sa whiteboard ko, mawawala yung 6.5 million mo. Walang benefits personally sa'yo yung 6.5 million mo. Totally, walang laman yung bangko mo. Walang laman ang pitaka mo. Pero, pag gumamit ka ng tax code, yung 6.5 million mo ay libre. Pwede mong gamitin sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga magulang mo at sa sarili mo. Mamili ka. Mawalan ka ng 6.5 million sa paggamit ng GAAP or PFRS o manatili sa iyong mga kamay ang 6.5 million dahil sumunod ka sa tax code. Yung question na yan ay ipinasasagot ko sa inyo at ipasagot nyo rin sa inyong mga kaibigan, kaklase, kamag-anak at sa mga kakilala nyo. Lovely and Gia, kailangan ko nung recorded neto para mai-upload ko sa YouTube. Nakalimutan ko kasing mag-record na naman. So, bigay mo nyo lang sa akin maya-maya at para yung iba naman ay magkaroon ng pagkakataon na mapakinggan yung tamang aral natin tungkol sa tax code. So, maraming salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you. Bago ko sabihin yung for life, papasalamat ako kay Annalyn, kay Andrew, kay Beth, Cornelio, Emelson, Eric, Gia, kay Josie, Lalaine, Lovely, Marisa, Marites, at Ron. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagpalain kayo ng poong may kapal. Peace and happiness be with you.
for life. See you later!